dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon. Sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 6 minutes after 10 AM. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao! October 18, 2023, araw pong muli ng Miyerkules at ibig sabihin niyan, isang oras po muli tayong magkukwentuhan about sa volleyball. Dito lang po sa Spikers Net! My name is Dennis Hilanga at kasama natin ang ating partner Timothy Tapales para po ating i-discuss ang mga nakalipas na mga laro at sa volleyball at mga parating po ng mga torneo ano na talagang pinaghahandaan na ho ng ating National Sports Association, ang Philippine National Volleyball Federation. At natapos na rin, team, yung ikalawang araw ng Premier Volleyball League All-Filipino Second Conference. Ang mga resulta niyan, detalye, at iba pang mga updates sa bawat dyan ay hatid po natin maya-maya lamang. Siyempre, ang mga resulta rin ho at ang updates naman sa mga patuloy na paglalaro po ng mga college teams dito po sa Shakey Super League Preseason Championship. Tapos team, mamayang hapon mukhang ilo-launch na talaga yung sasabihin na yung formal opening nitong Maharlika Pilipinas Volleyball Association. So yan yung mga detalye po ano. At sa international team, anong aabangan natin? Oo, marami tayong nakahain sa international news ngayon kung saan. Ito nga, Beach Volleyball World Championships, mapupunta na sa Adelaide sa Australia sa 2025. At isa sa mga kilalang volleyball star ay nag-withdraw na sa Olympics dahil nag-retire na siya. Okay, let's start our program. Ito po mga kaibigan, may inanunsyo ang Philippine National Volleyball Federation dahil 19 days of volleyball action ho ang mangyayari ho sa buwan ng Nobyembre. Wow. Sa pamamagitan po yan ng Philippine National Volleyball Federation Challenge Cup or PNVF Challenge Cup na gaganapin po sa Rizal Memorial Coliseum.
kung saan kasamang Dennis merong siyam na team sa kalalakihan at anim na women's squad mula sa local government unit based ito na lalawak dito na pupunta dito sa PNBF Volleyball sa Challenge Cup na gaganapin nga sa Rizal Memorial Coliseum. Ayan. So talagang kaabang-abang ito kasi ito na naman dito na naman natin makikita yung mga ano mga players na maaari nating abangan in the future na makikilala natin from grassroots program dahil ito ay LGU based kung saan mga from either mga kabataan to na pausbong pa lang yung karera sa volleyball. Yes, sabi nga ni PNBF President Ramon Tatusara, the Challenge Cup gives LGUs the opportunity to have their own volleyball programs and we are looking forward to discover unpolished talents through this tournament. So, 16 hong koponan sa bawat gender or babae at lalaki, no? With a total of 64 matches from November 6 to 9 at 13 to 23. So, hahatiin ho iyan. Ano? First 8 days of competition, elimination round, at yung i-divide ho yung mga koponan sa apat na pulo. So, kasi 16 ho yan. So, 16 divided by 4 is 4. So, ayan. Ang mga nagkumpirma na ho ng kanilang partisipasyon sa men's tournament ay ang Plaridel sa Quezon, Davao City, Orayon at dinalupihan ng Bataan, University of Batangas, VNS, Arellano University, and Alpha Omega Elite. Samantala, sa kababaihan naman, ang mga nandito sa kababaihan ay ang Davao City, Parañaque City, De La Salle University, Dasmariñas, University of Batangas, Arellano University, at San Pedro City, Laguna. Yan yung mga teams na aabangan natin dito sa Challenge Cup. Oo. So ito nga team, karugtong ho ito nung paparating na Volleyball World Beach Pro Tour Challenge na kagaya nung binabanggit mo kanina team na World Beach Volleyball, no? Isa ho ito sa mga ilalatag ulit ng bansa. Kung matatandaan natin, last year ay idinaos ho iyan sa Pilipinas kung saan nag-champion pa nga dyan, di ba? Yung ating mga player si CC and si Jovelyn Gonzaga, no? And ayan po ay gagawin din, no, sa November sa Santa Rosa, Laguna. And then 2024 na, no, pero ito next year pa to, pero nakalagay na rin dito, no, sa 2024 calendar. Sisimulan ho ng PNBF yan with the Champion League sa February. Pero dito muna tayo sa Volleyball World Beach Pro Tour Challenge team, no, kasi gaya ng anong nabanggit natin, yung PNBF Challenge Cup, no. Ito pong World Beach Beach Pro Tour Challenge, ano, ay malapit nang magsimula din, no, this November ho iyan. At nagkaroon nga ng inter-agency meeting sa Palasyo ho ng Malacanang para po dito sa paparating na tournament na ito. Kung saan ang mga official po mula sa PNBF, kabilang na si Sir Tat Susara, Sir Jen Don Caringal, si Engineer Joseph Remoliena ng PNBF, sila ho yung mga nakipagpulong para ho planchehen yung mga kinakailangang mga bagay or yung mga, syempre, yung strategic planning dito, yung logistics, no, importante ho yan para sa successful and the safe hosting ng Pilipinas ulit nito pong World Beach Pro Tour. Kasama ho sa mga umaten dyan ay sina Honorable Hubert Guevara ng Senior Deputy Executive Secretary from the Office of the Executive Secretary ng Republic of the Philippines, si Attorney Leonardo Ragaza Jr., City Administrator ng City of Santa Rosa, and Mr. Mark Manudo, Estate Development Head ng Nuvali Ayala Land Incorporated. Ayan, sila. Bukod pa doon, may mga representatives din dito ng various government agencies, kabilang ang MIA, BOC, NAIA, TPB, BI, DPWH, DOT, PSC, DFA, POC, DOH, and PNP. Ayan po yung mga kabilang dyan sa ginanap na meeting. So, kailangan. Kaya nga ho, tinawag yan ng inter-agency kasi lahat ho ng aspeto ay sisilipin at bubusisiin para nga magkaroon po tayo ng maayos at successful hosting. Siyempre, ayaw naman ng pamunuan ho yan ng ating NSA ng PNBF na maging, kumbaga, basta makapag-host lang, kumbaga, world-class ang ating ihahatid dahil nga isang world level tournament ho ito. Again, World Beach Pro Tour Challenge this November. So,
Ayan ho, ang ilan sa mga updates with regards to the volleyball NSA ho natin. Sa ating pagbabalik, ang ating focus naman ay ang mga games no na nangyari kahapon sa PVL, sa Premier Volleyball League All Filipino Second Conference. Magbabalik po ang Spikers Net after this some reminders. Edukasyon Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyon Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga kuro, matatag sa mga pagsubo. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Ipamalas ang talento. Ipakita ang galing. Sumali sa Media and Information Literacy, Maging Mapanuri Digital Logo Making Contest. This is open to all Filipino youth aged 10 to 24 residing in the Philippines at kayang gumawa ng original and organic logo na magsasalarawan sa Maging Mapanuri campaign. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Red, blue, yellow, and white ang mga kulay na dominante sa inyong gawa. Bawal ang artificial intelligence or AI-generated logo. Kailangang high definition ang logo in JPEG or PNG format. Isang entry lamang bawat kalahok ang pinapayagan. Ipasa ang inyong entry sa MILC@pco.gov.ph with the subject MIL Logo Making Contest plus participant's last name. Sa body naman ng email ay ilagay ang inyong kumpletong contact information at ang 300-word maximum explanation sa konsepto ng inyong logo. 50,000 pesos ang premyong naghihintay sa mapipiling panalo. Para sa buong mechanics at iba pang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng PCO. Media and Information Literacy, Maging Mapanuri Digital Logo Making Contest. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Radyo Pilipinas, Republika FM 1 at Capital FM 2. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula centerline, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ten 19 ng umaga ang ating oras, nagbabalik po ang Spikers Net at eto na team, nakakadalawang game days na po ang PVL at kahapon nga ay tatlong laban po
ang nasaksihan natin. Pero unahin natin itong labanan ng Cherry Tigo Crossovers versus Farm Fresh Foxies. Yeah. Yan, no? Farm Fresh Foxies, mga kaibigan. Mm. Kaya nanalo ho ang Cherry Tigo in 3 sets, 25-21, 25-23, and 25-22. Ang leading scorer for Cherry Tigo, syempre, ang magkapatid na Laure, si Ella at si EJ with 14 and 13 points respectively, no? So kaya naman na masayang-masaya ang Cherry Tigo. Cherry Tigo. Dahil nga ano na sila eh, ang standing ng Cherry Tigo 1-0, nakaisang panalo na sila, no? Nakaisa, naka kumbaga ano to, first game to start the tournament, ay very good for the Cherry Tigo. Mm-hmm. Samantala sa Farm Fresh po, si Trisha Tubu ang nanguna with 15 puntos. Samantalang si Jade Hentapa may 10 markers, mga kaibigan. Mm-hmm. And with that, ating pakinggan ang naging presser, no, kagabi after the game of the Cherry Tigo Crossovers. I'm just happy that the players are healthy. Okay yung kami noong 1 and 2, maganda yung ano, but I think medyo slow start kami noong third. And but because of their determination and nagkakaroon na rin kami ng gelling, na itawid namin yung third set. So thank you dun sa mga players namin na nag-push. Thank you, Coach. Ses, you're our best player of the game. Nakatulong ka talaga sa paghabol ng Cherry in the third. Set, your thoughts on the performance of the team and yourself? Ako kasi, natiwala lang din ako kay Coach Aaron, binabasa niya ako. And yung opportunity din na binigay sa akin. So, ginrap ko lang. And maganda yung laban kasi nasubukan yung floor defense namin. And sa net po, yung laban. Yeah, ikaw, your thoughts on this match? Yun nga, nasabi din ni Coach na slow start man, pero at least doon din natetest siguro yung character namin as a whole team. And ayun, nakakapit at napakita naman namin na ayaw talaga namin manalo sa match. With the help of instructions, syempre na ng coaches, and each and every one was yung effort. Thank you. The floor is open for questions. Yeah, and Ses, ano lang yung napag-uusapan niya sa loob nung third set, lalo na nandadown kayo ng 18-10? Papasok ko yung service ko. Yun siguro yung nasa utak ko na kailangan hindi ako mag-error. Kasi once na mag-error ako, mawawala yung momentum na nabigay sa akin. Yun yung nasa utak ko. And then, pagka-serve, trabaho agad sa service. I think ako naman yung ano, kasi two spikers na kami sa harap eh. So, no choice si Ate Jess kundi sa akin ibigay. So, ako naman, naghirap yung kasama ko. Kailangan ako. May tawid ko yung pinaghirapan nila. So, yun lang yung pumasok sa isip ko nung third set. Coach, your thoughts lang sa performance ni Sens, since off the bench siya. So, ba't nag-deliver talaga siya sa parang kumbaga crunch time? I think ako, I'll really give it to Princess. Kasi sana maging inspiration siya sa bawat teammates niya na pag halimbawa ipinasok. Maraming siya nang di-deliver yung readiness. So, I think yung gano'n na iisipin namin yung club namin, which is our Cherry Ego, more than ourselves. Kasi meron kaming goal ngayon. So we just have to stick to sa goal namin. And ang ganda rin ng mga informations na nakukuha namin sa mga coaching staff namin. So I think we just have to deliver. Coach, update lang po on my game para. Will we see her soon na po or wala po pong timetable for her? Rest assured na minamadali din namin. Minamadali pero make sure namin na talaga nasa 100% siya. As of the meantime, she's 20% swelling sa kanyang foot. I'm not going to go to details, but rest assured, with the fire of my league, malaking tulong sa amin yun. And at the same time, we want to showcase also her talent yung sa mga fans and yung sa mga sumusuporta sa amin. A follow-up lang to Leia and Sis. For the most of the game, maraming times na lumalamang yung Farm Fresh and nagkakaroon sila ng mga rounds. So, sa inyo ba medyo may extra pagod factor ba yung 4-3 sets medyo kailangan nyo mag-hubble din for yung mindset is sobrang focus lang na regardless of scoreline, gagawin nyo ng lahat na lang.
sa akin, hindi pa naman 25 eh. So walang magsistop hanggang wala pang 25. And yun nga, si coach na rinig din namin sa labas na pinupush kami na hanggang 25 nga dapat todo kami. So yun, namin nga ni Seth with the guidance ng coaches namin kahit down kami, hindi kami napanghihinaan ng loob kasi sila nga parang ang dami nilang nakikita na pwedeng makatulong sa amin. So parang kami, we just need to like do our best individual at syempre mapakita din yung teamwork namin na nagagawa naman namin yun sa training. So kailangan lang talaga namin ilabas sila. Coach, following up lang dun sa setup kasi sinabi niyo po meron kayong rule for this conference. Baka pwede niyo po kaming kwento about it. I mean, everybody wants to step back, bumalik ulit sa finals. Pero, siyempre, one game at a time. Kaya may nakikita sa amin yung mga kailangan pa namin iyon, kailangan pa namin talaga pagandahin. Pero our goal is really to play it in the finals and definitely bring the crowd again. Kaya in sense yun nga, nagpapagaling pa si Mayden. Alam naman natin, napakalaking kawalan. Ano lang magiging mindset yung dalawa habang nagpapagaling pa siya? Para to sa kanila. Hanggang wala pa sila, maglalaro kami para sa kanila. Hindi lang para sa sarili namin. Pero para din sa Cherry, sa bawat isa sa amin. Kasi nga, nasasama-sama kami everyday. Nakikita namin yung pagod at sacrifice ng bawat isa. So para din magkaroon ng... Parang magkaroon ng bunga yung lahat ng pagod at sacrifice na ginagawa namin as a team. Sa akin naman siguro, mapunan lang namin yung kung ano si Ate Mai sa loob ng court. Ang leadership na, yung paglalaro niya. Siguro yun din yung importante mo kahit. So yan po ang Cherry Tigo crossovers. So next game mo kahapon, ito namang banggaan ng F2 Logistics at Akari Chargers na umabot. Nako, five sets ang inabot niyan. Kung saan nanalo nga ang Akari Chargers sa score ho na 21-25, 25-20, 27-25, 19-25, and 15-8. Grabe yung last set. Grabe, grabe talaga yung laban na yan. At ang talagang namuno para po dito sa Akari Chargers team ay yung mga bagong dating ng kanilang kupunan. No? Malaki yung naitulong dyan ng kanilang mga bagong players. No? Yung galing sa Lasal no, team. Mm-hmm. Si Phoebe Sharma with 13 points. Tsaka si Justin Sareno, yung kanyang teammate natin. Teammate sa Lasal. Napakahusay na libero. No? So, siya yung talagang napakasipag sa depensa na itong Akari Chargers. But, the veteran na din na manabat ho ang nanguna dyan with 19 points. Sumunod si Faith Nesperos with 18 si Ezra Madrigal with 14, samantala si Trisha Genesis and yun nga, si Phoebe Sharma may 13 points each. So well played for Akari dahil nga ang haba rin nung nilaban nila dito team. Tsaka kumpara dito sa F2 Logistics, mga ate nila sa Lasal 2 eh, no? Oo, talagang mga, ito yung parang magkaibang generation sila dito. Different Lasal generations. Mm-hmm. Si Ivy Laksina, ito medyo bago lang to team with 26 points off. Tingnan natin kung ilan yung spikes ni Ivy. 22 hits no and 3 blocks no to finish with 26 points. Samantala si Myla Pablo ended up with 12 points and si Abby Maranyo with 8 ang kanilang team captain. Team captain. Napakalupet no. Parang ang tagal na rin nung mula nung huling nanalo yung Akari Chargers no. Parang hindi ko na matandaan last invitationals pa pero couple of losses din yung kanilang nalasap noon but this time to start their All Filipino campaign on a winning note. Very impressive for Akari Chargers and with that ating hong pakinggan ang interview with the Akari Chargers. But it's always hard to play against F2. They always play high. We know each other. Unfortunately, the last operation didn't play. But you know, these guys, they gave you. So I think
you having the weight. So, and one day, then you have to show up again. So, now it's a part of the test. I don't know. All of them that lose today, even the guys going went inside with the music, they're sharing for us because, you know, it's only 30 players there. It's huge also, but, you know, it's good because everyone is in. That's my thoughts. The game and the team that you're building. Thank you, Coach. Faith, your thoughts on the game as well, the team's performance? Well, I could say na yung team spirit talaga, yung teamwork mas kumirap today. And I'm really proud of what we achieved today kasi talagang how many weeks, months of hardship talaga, sacrifices yung nangyari. And today is just a testament of our work kasi. And I'm really happy of the result. Thank you. This is your BBL debut. Congrats on an impressive performance. Your thoughts on the game and your performance as well? I'm just overall happy with the results because it was evidently a collaborative effort, so it makes a bit more satisfying. Yeah, I'm just really happy because we got the win. Thank you. Phoebe, you scored the last 2 points of the team. What was your mindset during the fifth set? I think I really like playing under pressure, especially when, you know, I'm put in a position where I need to deliver. So my mindset was just, you know, a focus, back to basics, breathe, stay in the present, you know, don't overthink things, just play your game, and that has always worked for me. Camille also, Phoebe, the Swans are back. But again, it's, and you know, you're facing familiar faces, you know, with your seniors in Lasalle and also your former teammates, the last game season. How was like playing against them? Of course, at first it was daunting because, you know, they're my seniors and also I know some of the people who are playing on the opposite side of the court. But as time went by, you know, I just focused on the game, not so much on who I was playing against, but, you know, more on the goal to win. Faith and Phoebe, you pulled off a five-setter victory over F2, yung mga kinukonsider yung mga akin nyo rin sa volleyball. How big of a boost is this week for Paris, especially yung mga past conferences nyo sa volleyball? Of course, it's a big boost for us kasi nga, we're trying to set our own team's momentum na. And knowing that our schedule is back-to-back games, this is actually a very good, let's say, starting of our momentum. And of course, facing the fattest of namin, we could say na, well, we did a good job, diba, against them, and hope to like carry on that performance with our next teams. Fire, what was the question again? How big of a boost is this game? Okay. So for this first game, my mindset was actually, you know, to give my all. I can give my all in all the games. Where like this first game is especially important to me because I think this will set the tone for the whole conference. Because this, you know, we've made our mark and we made our statement and we, you know, we've shown that, you know, make people come in as well. As I said. Hello. Nice to see you again. So nag-wait ka ng one conference but when you started the meeting, so how did you keep yourself motivated with the time and you had to sit on silence when you were carrying out? You're with them, you're waiting for them, so how does it go? See, my prime motivation was to help the team. I wanted to, you know, really give my all in practice, show up every day, just so I can help my team, because, you know, that's my main. Even my main goal for this conference too. Helping anywhere. To Faith and Coach, how big was Fifi and Justin Sereno for your team now that they're part of the team? I mean, this week. It was history in UAP. They're really good players there. And when they come here to play in the Pro League, it's hard. But also, they start to show up. They are really good in everywhere. It depends on the company. It's really good for us. They are not only good players, they are brave. They train hard, 100% all the time, you know. They keep the
time for the coaches when to have to give something else, something good for them, because you know, we always request more. This is the characteristic of this group and also from the other players in the team. So it's really good to work with them. So having Titi and Justin naman on our team is a very good addition kasi nga they bring on their own characters, diba, from their own experiences for doing the college. And I can say na nakakadagdag talaga ng aggressiveness sa dalawa, especially with their own skills. And I can say na I'm really happy na naging teammates ko sila despite na we were considered rivals before in college, and having them beside me is really a big relief then. And I just say I'm really happy that I get to learn a lot from them. Thank you. So, yun po ang nangyari po sa labanan ng Akari Chargers at F2 Logistics. Ito naman, isa pang game, no? Mm-hmm. Ang Petrogas Angels versus ito, newcomer Galleries Tower Heisers, pero nanaigho ang veteran team na Petrogas in 3 sets, 25-11, 26-24, and 25-22. In second set, no, doon nagpakilala itong Galleries na medyo dumikit, oo. Kaya ano, kaya pumalag. Pumalag, oo, doon sa second set. But still, Petrogas Angels prevailed, no, with Gretchel Sultones pa rin, ho, ang bida sa kanilang laban, no, with 19 points. Grabe. Samantala sa Galleries, no players scored in double digits, with Katrina para scoring 8 points, samantala tatlong players ang may tig si 7 points, si Mary Anis Guerra, si Noriel Ipak at si Roma Joy Dromal. Ito po ang naging interview sa Petrogas Angels. Angels head coach, Coach Timmy. Coach, this is a winning debut for you here in the PBL. Your thoughts on this win? First, of course, I'm very happy that we were able to get the win despite having difficulties during the second and the third set of the game. Saya ako kasi kahit paano na nakabawi yung girls, nakabawi yung team. They were able to step up during the latter part of the match. Yeah. We have our next player of the game as well, Miracle Santalos. So, thank you so much. It was a difficult win for you guys, but your thoughts on your performance tonight? Kulang na kulang pa rin kasi meron pang pinapagawa sa amin si Coach Timmy na dapat simple volleyball lang, pero mas kinapahirapan pa namin yung sarili namin kanina. Thank you so much. Thank you very much. Gretchel, ano lang masasabi mo kay Coach Timmy as your new coach? Magaan. Simple, yun lang po. Coach, kayo paano nyo ina-handle tong challenge as first pro stint nyo? Ano naman eh, syempre, yung pressure is always there. So, swerte kasi I'm back with these kinds of players, sila Nan, sila Gretchen, sila Mami Chi, sila Chenki. So, the whole bunch is very supportive of one another, and yung culture namin sa team, sobrang yan, sabi niya, sobrang gaan. Everyone helps each other. Alam nila kung ano yung roles nila sa loob ng team, and kung ano yung nakikita nilang pwede lang i-contribute o pwede nilang i-correct sa mga kasama nila. They're very open to criticism, to change, and yun, kaya medyo maganda yung pag-transition din nung pag-coach ko sa kanila. Great, so nasa ito doon, nakasabi mo bang iba yung sistema ni Coach Timmy yung parang coach ko? Sobrang mangyayari. Apo. Si Coach Timmy, mas pinapadali niya yung role namin bawat isa. Tsaka yun nga, parang ang parating niyang instruction, simple volleyball lang, pero di namin makuha. Simpleng-simple, pero ewan ko ba? Okay,
coach Timmy ahead of this first game ba? May kabalin ba kayo ng duma na pressure ba kayo sobra or mas confident and relaxed na kayo ahead of this first game? Pero syempre, ano, hindi naman mawawala yun eh. Parang magiging pocket lang ako sabi kung hindi ako nagpa-pressure, hindi ako kinakabahan. So syempre, ipa pa rin itong pro-team compared to what I've been handling sa collegiate. So, that's especially syempre, women's pa ito. So, all eyes on me, all eyes on the team. So, but then again, trabaho pa rin. As long as alam naman namin na tama yung ginagawa namin and we're the right track, I think we'll be very confident na maganda yung talalabasan ng tournament, that yung campaign namin for this conference. So, yan po ang ating recap for the Premier Volleyball League. Pero bago tayo lumipat sa Shaky sa Super League pre-season championship team, ating silipin yung team standings, no? Mm-hmm. Dito po sa 12 team field na to. So, ayan. Lahat po ng kupunan ay nakapaglaro na ng kanilang unang laban. Mm-hmm. And ang NXLED, Chameleons, Petrogas, Angels, Creamline, Cool Smashers, Signal HD Spikers, Cherry Tigo, Crossovers, at Akari Chargers, may 1-0 record na. Samantalang. No? Ang F2 Logistic Cargo Movers, PLDT High Speed Hitters, Chocomucho Flying Titans, Farm Fresh Foxies, Gallery Tower High Risers, tsaka Quezon City Jer Floor Defenders ay may 0-1 record. So, pero maaga pa po ang ating competition, pero syempre, kailangan manalo ng manalo. Kaya naman, ang schedules natin for the upcoming games ng PVL on October Thursday. 19. Bukas po ito, October 19 sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Cherry Tigo versus Galleries Tower Heisers. Alas 3 yan. Yes, at sa alas 5 naman na hapon game ay PLDT versus Akari. And for the 7 PM match, Choco Mucho going up against the Farm Fresh Foxies. Yan. So, talagang ano, punong-puno ng aksyon ang tabatan bukas sa PBN. Yes. Tapos sa October 21 naman ay out of town to, Batangas City Petrogas versus Gerfloor at Creamline versus Signal. And on Tuesday next week, F2 Logistics, kalaban ho nila ang NXLED Chameleons at ang Farm Fresh Foxies versus PLDT. Yan po ang and last one, yung Akari and Cherry Tigo. No, so yun yung mga games natin for the next week, no, next or masusunod na araw. Yes, until Tuesday, mga kaibigan. So, ayun. Marami kayong aabangan over the weekend. So, talagang suportahan niyo, manood kayo. Yan. Ayun. So, before tayo mag-break and to give way para po sa mga international events natin, ay pumunta lang tayo dito sandali sa ginaganap pa rin na Shaky Super League, no, pre-season championship. Nasa second round na ho tayo at natapos na yung game days last week, no, for the 14th and 15th ng October. So, after those games, sa pool E natin ay wala pa rin talo ang NU Lady Bulldogs at 5-0. Ang UST Golden Tigresses 4-1, Arellano Lady Chiefs 3-2 at Ateneo Blue Eagles 2-3. Samantala, sa pool F naman. Oo, pool F ang FEU Lady Tamaraws 4-0, Adamson Lady Falcons 3-1, Benilde Lady Blazers 3-1 at UA Lady Warriors 2-2. So ayan, dito po wala pong malalaglag, no, pag natapos na yung mga ano natin, yung mga second round games. Mm-hmm. So mangyayari dito, magpapwestuhan sila yung best records, no, syempre. Mas malaki yung advantage compared sa mas mababang records kasi yun yung maghaharap sa quarterfinals, no, parang positioning lang to for the quarterfinals. Ang magiging siste ho niya na E1 versus F4, F2 versus E3, F1 versus E4, E2 and F3. So crossover lang ho yan ng dalawang brackets natin, yung pool E and pool F. So yon ang mga kaganapan for the Shaky Super League. And with that, ay meron po tayong games po na parating dyan. On October 21, ang magtatapatan dito sa ganap na alas 2 ng hapon ay Benilde Lady Blazers kontra FEU Lady Tamaraws. Tapos sundan naman to sa alas 5 ng hapon, UE Lady Warriors kontra Adamson Lady Falcons. So, October 22 naman. Pero merong 11 AM yung team, hindi mo na ano, nakakita siguro. Uh-oh. Yung NU Lady Bulldogs, kalaban nila ang Arellano
Lady Chiefs. October 22, 3 game build din yan. Mm-hmm. So, ang 11 a.m. naman nila dito sa October 22 ay ang FEU Lady Tamaraws contra UE Lady Warriors. Tapos, October 22 pa rin, Adamson Lady Falcons alas 2 yan contra Benilde Lady Blazers. At sa alas 5 ng hapon, UST contra Ateneo. Yun. So, yan po ang mga kaganapan naman sa Shaky Super League Preseason Championship. Magbabalik po ang Spikers Net makalipas po ang ilang paalala. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata, gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. Is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ipamalas ang talento. Ipakita ang galing. Sumali sa Media and Information Literacy. Maging mapanuri Digital Logo Making Contest. This is open to all Filipino youth aged 10 to 24 residing in the Philippines at kayang gumawa ng original and organic logo na magsasalarawan sa Maging Mapanuri campaign. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Red, blue, yellow, and white ang mga kulay na dominante sa inyong gawa. Bawal ang artificial intelligence or AI-generated logo. Kailangang high definition ang logo in JPEG or PNG format. Isang entry lamang bawat kalahok ang pinapayagan. Ipasa ang inyong entry sa MILC@pco.gov.ph with the subject MIL Logo Making Contest plus participant's last name. Sa body naman ng email ay ilagay ang inyong kumpletong contact information at ang 300-word maximum explanation sa konsepto ng inyong logo. 50,000 pesos ang premyong naghihintay sa mapipiling panalo. Para sa buong mechanics at iba pang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng PCO. Media and Information Literacy. Maging mapanuri Digital Logo Making Contest. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Radyo Pilipinas, Republika FM 1 at Capital FM 2. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At muli po tayo nagbabalik dito sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2918. Tumuha naman po tayo ngayon sa mga balita around the globe sa international news kung saan ito nga ang host Sri Lanka ay ang nanguna dito sa ginanap na Central Asia Volleyball Association's Men's Volleyball Challenge Cup. Ayan, na ginanap sa Colombo sa Sri Lanka. Yan, 2023. Nang talunin nila ang Uzbekistan, 25-14, 25-18, 25-23. Sa finals na ginanap sa Sugatadasa Indoor Stadium sa Colombo, Sri Lanka noong Linggo. Ayan. Ito nga, at ang Afghanistan naman ang nakuha ng bronze medal matapos nilang talunin ang Saudi Arabia. Ayan. Itong host Sri Lanka talagang maganda yung pinakita nila with powerful spikes, swift counterattacks and solid blocks para makuha yung unang dalawang set. Tapos yung Uzbekistan, pinilit nilang humabol nung final set pero talagang malakas ang pinakita ng Sri Lanka at hindi na nga nakabawi dito at nakuha na nga ng Sri Lanka ang title ng CAVA Men's Challenge Cup. Samantala doon sa third place encounter, ang Afghanistan naman ay nakuha ng ikatlong pwesto na talunin nila ang Saudi Arabia sa score na 25-14, 25-16, 25-18. Yan. Itong CAVA Men's Challenge Cup, kumbaga parang ito yung CV League, ganito yung daban na yung competition dito. Then tumungo naman tayo sa isa pang bansa sa Middle East naman. Ang Qatar Volleyball Association ay nag
kuha na isa namang milestone nang i-launch nila ang First Women's Open Volleyball Championship 2023-2024 season na merong 10 teams na lalaban dito. Ayan nga. Ito nga in-announce si Mr. Ali Bin Ganem Al-Kuwari, ang president ng QVA o Qatar Volleyball Association and West Asia Volleyball Association, sa isang press conference noong Lunes na sinasabi ang championship ay panibagong simula dito sa series of events, whether local man or golf or Asian women's sports dito. Dahil nga, magsisimula na ang kauna-unahan nilang First Woman Open Volleyball Championship. Ayan. Itong volleyball championship na tinutukoy ko ay magaganap sa isang single round robin competition na magsisimula sa October 20 with participating teams comprised of Qatar SC, Al Arabi, Al Gharafa, Hamad bin Khalifa University, Qatar University, Doha University, Wydad Academy, F45, Lion Sri Lanka, and Academy Team Sport Lab. So yan po yung magiging kaganapan dito naman sa Qatar. At tumuha naman tayo sa isa pang balita kung saan ito nga, ang Beach Volleyball World Championship ay tutungo sa Adelaide sa 2025. Ito nga, ang Beach Volleyball, ang Volleyball World nga ay kinumpirma na sa picturesque capital ng South Australian Adelaide, magaganap ang 2025 FIBB Beach Volleyball World Championships na in-announce after magkaroon ng official agreement signing sa Tlaxcala, Mexico, ang host ng 2023 edition. So ito nga, ang 2025 na labanan ay magiging historic dahil nga itong unang pagkakataon na Australia ang mag-host ng Beach Volleyball World Championship. Ang host city Adelaide ay magiging isang state-of-the-art open sports venue para sa beach volleyball na meron daw parang isang festive atmosphere. Yan. Ito nga, ayon nga kay FIBB President Dr. Ari S. Graca, ito nga, we are delighted to be heading to Australia for the first time in the beach volleyball. Yan. World Championships history as the global growth and popularity of the sport continues to accelerate. Australia, a clear natural fit for beach volleyball, has all the ingredients to put on a spectacular event, and I have no doubt that they will. Ayan, talagang in less than 2 years or in 2 years time, talagang makikita na natin malapit na dito sa bansa natin yung volleyball championship sa beach volleyball. Ayan. Then para to cap off our international news ngayon, isang Bulgarian star opposite si Tsvetan Sokolov ay nag-retire na dito matapos ang naganap na Road to Paris volleyball qualifiers. Ayan nga, at yun nga, kinumpirma niya na yun na yung huling pag-participate niya as member ng national team. Ito nga, ang si Sokolov ay naglaro mula 2006 dito sa team ng Bulgaria noong 16 years old lamang siya, at nung time niya, tinulungan niya ang The Lions ng 2009 CEV European Championship na makuha ng bronze medal. Tapos nag-fourth place pa ang Bulgaria noon sa tulong niya sa 2012 London Olympics. At ang pinaka-recent na naganap dito ay nakatulong niya ay ang noong 2013 and 2016 sa World League na volleyball. Ayan. So ayan yung mga balita natin for international news ngayon. Dennis? Yes, yes, team, maraming salamat. At yan po ang mga nakalap nating volleyball updates and news ngayong araw po, no? Dito po sa Spikers na team. You may add. Ayan, at patuloy pa rin po ang ano natin, ang pag-cover natin dito aside from Spikers, at patuloy pa rin ang pag-cover natin dito sa Para Games. Yes, so as Asian Para Games next week po yan magsisimula. So stay tuned lamang dito sa Radyo Pilipinas. And gusto ko lamang batiin ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo at sa mga kaibigan ko na nag-celebrate pa ng mga birthdays from the past few days and the next days. Yes, so yun, shout out, no? Boss Michael. May bisita tayo sa buto. At syempre, shout out din, no, sa aking Mrs. Jam. I love you. Yeah. At thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control na si Boss Jemart, Boss Miga, Boss Rox, and si Madam Nida. At sa ating pong mga nakasama din po from Malolos, the Malolos Transmitter. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa Spikers Net. Magkita-kita po tayo hanggang sa susunod na Miyerkules, kung saan aside from Spikers Net ay yun nga, ihatid natin yung mga magiging kaganapan po sa Asian Para Games dyan po sa Hangzhou, China. Again, maraming salamat at kita-kita po tayo next week. Peace out. Maraming salamat po. Public service announcement. VOG.
Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga.